Isang mapagpalaya at makabuluhang araw sa inyong lahat. Tayo ay nasa Araling 3 na ng asignaturang DISS o Disciplines and Ideas in the Social Sciences. Muli ako ang inyong guro, Binibining Lampa. Bilang pagbabalik-tanaw sa Araling 2, nagkaroon tayo ng pagtalakay sa unang tatlong teorya na may kaugnayan sa disiplina ng sosyolohiya o sociology, partikular ang structural functionalism, Marxism at symbolic interactionism. Bilang pagpapatuloy, dumako tayo sa pangalawang yugto ng mga teorya na may koneksyon sa iba pang disiplina ng agham panlipunan. Nariyan ang psychoanalysis, rational choice theory at institutionalism. Ang mga teoryang ito ay bumabagtas sa tatlong disiplina. Ang psychoanalysis ay maaari nating iugnay sa disiplina ng psikolohiya o psychology. Ang rational choice theory ay maaaring ilapat sa economics. At ang institutionalism ay maaari nating ilapat sa agham pampolitika o political science. Pangunahing layunin ng ating aralin na matutunan ang kahulugan at paano ito may iuugnay sa ating pangkasalukuyang lipunan. Unahin natin ang psychoanalysis o tinatawag ding psychoanalytic theory mula sa Austrian neurologist na si Sigmund Freud. Pangunahing tuon naman ng teoryang ito na mapag-aralan ang proseso ng pag-iisip, ang pagkakabuo ng personality o personalidad ng individual at ang iba't ibang stage o yugto na pinagdadaanan para sa human development. Unahin natin ang pagpapakilala muna sa kabuuang tanaw o overview ng teoryang ito. Gaya ng binanggit ko kanina, ito ay nakaangkla sa disiplina ng psychology o psikolohiya. Pinatutunayan sa teoryang ito na magkaugnay ang ating personalidad at pag-uugali ayon sa ating kamalayan. Ang kamalayan na tinutukoy dito ay ang ating conscious at unconscious mind. Ibig sabihin, nabubuo ang personality ng isang tao ayon sa kanyang conscious at unconscious process. Bigyan muna natin ng kahulugan ang salitang personality. Ano ba ang nagbibigay ng definisyon nito? Ang personality ay tumutugon sa ating thoughts o pag-iisip mula sa ating pananaw, opinyon, perspektiba at mga kaalamang natututunan maaaring sa paaralan o maaaring sa mga karanasan. Ang feelings o ang ating mga nadarama na maaaring ikategorya bilang damdamin o emosyon. Ang damdamin ay internal na nararamdaman at ang emosyon ay ang mga damdamin na ating ipinapahayag na maaaring tumutugon sa inis, galit, lungkot, tampo at iba pa. Ang behavior naman ay tumutugon sa ating asal o pag-uugali na karaniwang nagre-reflect sa kung paano tayo kumikilos. Ang tatlong pangunahing konseptong ito ang nagbibigay ng kahulugan sa salitang personality o personalidad at nabubuo ang ating personality mula sa ating kamalayan. Ito ang punto de vista ni Sigmund Freud. Pero kung titimbangin natin ang ating kamalayan mula sa conscious at unconscious mind, ang nais na maging focus ni Sigmund Freud ay ang ating unconscious mind. No, dahil naniniwala si Sigmund Freud ang isip daw ng tao ay nagtataglay ng unconscious slate na nakakaapekto sa isip, damdamin at kilos. Kung pag-uugnayin kasi ang dalawa, mas malaki ang epekto ng unconscious process sa kung paano nabubuo ang personality ng isang tao. So malalaman natin yan sa mga kasunod na bahagi ng pagtalakay. Okay? Tuloy tayo. So bigyan muna natin ng pagkilala si Sigmund Freud. Siya ang itinuturing na father of psychoanalysis. No? So ang kanyang pag-aaral ay kinikilalang kontrobersyal dahil sa mga sensitibong konteksto nito, no? Partikular sa bahagi ng psychosexual development kung saan pinaliwanag niya kung paano nagbabago ang personality ng isang tao ayon sa koneksyon nito sa mga bahagi ng katawan.
So doon nagkaroon ng sensitibong konteksto, no, sa paraan ng kanyang pag-uugnay at kung paano ito nakakaapekto sa kabuuang personality ng isang tao. Mamaya lalagumin natin ito. So para kay Sigmund Freud, ang ating unconscious desires ay nagsisimula sa ating kamusmusan o childhood. Ito ang nakakasagabal sa ating pakikilahok sa lipunang ginagalawan. Ayon sa kanyang pag-aaral, noong tayo ay nasa infancy, noong tayo ay mga sanggol pa lamang, hindi pa well-developed ang ating conscious mind. Kaya ang pinapagana natin ay ang ating unconscious mind. Kung mapapansin, limitado lamang ang nagagawa natin noong tayo'y mga sanggol pa. Hindi pa tayo ganap na nakakapagkomunika sa mga taong nasa paligid natin, partikular sa ating mga magulang, no? Kaya nga ang tanging komunikasyon natin ay maaari nating iugnay lamang sa ating emosyon. Pag-iyak, pagtawa, okay? Yun yung pinapagana ng ating unconscious mind. So mula doon, dahil ito yung gumagana noong tayo ay nasa kamusmusan pa lamang hanggang sa maabot nga natin ng childhood stage, okay? Malaki ang nagiging epekto nito kapag dinala na natin yung unconscious mind natin papunta sa puberty and adolescence. Dahil itong unconscious mind na to ay naaapektuhan ang ating consciousness. Yung consciousness, yun na yung mas pinapairal natin kapag nasa stage na tayo ng childhood, puberty, and adolescence. No? So doon na nagkakaroon ng proseso ng pag-develop. At ang development ng consciousness ay nakadepende sa ating unconsciousness noong tayo ay mga sanggol pa lamang. So dahil itong unang nagamit natin, ito rin ang pinag-iimbakan natin ng ating mga alaala, karanasan, at ito yung nagdidikta sa atin kung paano natin paiirali ng ating consciousness sa bawat yugto ng ating development. Maaring ang epekto nito ay positibo o negatibo. Kung negatibong epekto nito sa ating consciousness, maaari itong makasagabal sa kung paano tayo umuugnay o nakikilahok sa ating lipunang ginagalawan. Upang masigit na maintindihan, gumamit si Sigmund Freud ng isang ilustrasyon na tinawag niyang iceberg metaphor. Para mas malinawan, narito ang halimbawa. So para kay Sigmund Freud, ang iceberg metaphor ay sumasalamin sa proseso ng ating pag-iisip. Ang nasa dulo ng yelo o yung nasa tip ng iceberg ay sumasalamin sa ating conscious mind. No? Ibig sabihin, ito yung nakikita sa atin ng tao at ito yung batid natin. Ito yung nasa awareness natin. Okay, so nasa kamalayan yan ng individual. Halimbawa, sa mga oras na ito, habang ako ay nagre-record ng aking video, conscious ako sa mga nangyayari sa paligid ko. Conscious ako na gumagamit ako ng Zoom bilang application sa pagre-record ng aking video. Conscious ako na pag-uusapan sa ating aralin ngayon ang lesson 3 ng DISS. At conscious ako na magkakaroon tayo ng mga aktibidad kaugnay sa araling ito. So nasa awareness o nasa kamalayan ko ang pagpoproseso ng araling ito. Yun yung bahagi ng conscious mind. Okay? Pag sinabi namang pre-conscious, sa ibang salita ay tinatawag ding sub-conscious. Ito naman ang mga alaala na maaari pa nating balikan sa ating pag-iisip. Maaaring ang alaala ay tumutugon sa karanasan, mga kaalamang natutunan, no? Nakakaapekto rin sa ating conscious mind. Okay? Nagsisilbing imbakan ng mga alaala ang pre-conscious o sub-conscious mind. No? Kung ikukumpara kasi, mas malaki ang nagagamit ng sub-conscious sa utak natin. Ang conscious mind kasi natin ay umo-occupy ng 10% sa ating utak. Samantala, ang pre-conscious o sub-conscious ay tumatayang 50 to 60% sa ating pag-iisip ang nagagamit. Okay? Halimbawa, paano natin ginagamit yung subconscious? Pagpalagay natin, hiningi ng iyong kaibigan ang iyong cellphone number. Ora mismo, nakasagot ka na ibigay mo yung 11 digits ng iyong cellphone number.
Hindi ka conscious o hindi ka handa na hihingin sa'yo yan. Pero dahil kabisado mo, nasa bahagi ng subconscious mind mo ang iyong cellphone number, ora mismo na ibigay mo ito sa iyong kaibigan. Okay? Yun yung konsepto ng subconscious mind o pre-conscious mind. Ngayon, i-connect natin yung dalawa. Halimbawa, okay, iugnay natin yung conscious and pre-conscious. Pakinggan ng mabuti ang halimbawa. Nagda-drive ka, no? Nagmamaneho ka ng iyong sasakyan. Conscious ka, nahawak mo ang manibela, conscious ka na nakaupo ka at nagpapatugtog ka habang ikaw ay nagmamaneho. Ngayon, paano iiral si subconscious? Si subconscious ang magdidikta ng ruta kung paano ka mapupunta sa iyong destinasyon. Dahil mayroon ka ng pamilyaridad sa mga dinadaan ng lugar, naiimbak mo na ito kay subconscious. At dahil part na ito ng iyong alaala, madali na sa iyo ang proseso ng pagpunta sa iyong destinasyon. Okay? So nakakatulong si pre-conscious o subconscious na makaganap ng maayos ang iyong conscious mind. Pero yung ito yung isa pa na gustong bigyan ng focus, no, ni Sigmund Freud, ang ating unconscious mind. Dito naman, hindi natin ganap na alam ang ating iniisip. Ito yung mga nakatago, no, sa ating pag-iisip. Nakaraniwan ay wala sa ating kamalayan. Okay? So, maaaring ito ay may connection sa mga traumatic experience, sexual desires, at iba pa. Okay? So, magandang halimbawa nito ang ganitong sitwasyon. Halimbawa, si Sample A, isang babae, hirap siyang makisalamuha sa mga lalaki. Hindi siya komportable na nakikipag-usap ng matagal sa mga lalaki. Ngayon, kailangan niyang maunawaan kung bakit ganito ang kanyang personality, bakit ganito ang kanyang asal, bakit naiilang siya sa mga lalaki, at bakit mas komportable siya na ang grupo ng mga kaibigan niya ay puro mga babae. Nabalikan niya sa kanyang unconscious mind nung nagkaroon siya ng tinatawag na psychotherapy, nalaman niya na nagkaroon pala siya ng experience, ng traumatic experience sa mga lalaki, particular sa kanyang tiyo. No, yung kanyang tiyo pala ay inaabuso siya nung siya ay nasa kamusmusan pa lamang. Hanggang sa nadala niya ito at nawala na siya ng tiwala sa mga lalaki. So yung traumatic experience niya from sexual abuse na part ng kanyang unconscious mind, ito yung nagpalimita ng kanyang kinikilos pagdating sa kanyang consciousness. Okay, so yung unconscious mind natin ay umuokupa naman ng tinatayang 40 to 30% ng ating isip. Okay, so ito yung tatlong proseso na pinagdadaanan ng ating pag-iisip ayon sa punto de vista ng psychoanalytic theory o psychoanalysis. Ngayon, tuloy natin sa isa pang pinagtutuunan ng pansin ng teoryang ito, ang pagkakabuo ng personality, no? So, mayroon daw mga salik na nakakaapekto kung bakit nabubuo yung ating personalidad bilang isang tao. Tandaan ang tatlong salita. Nandiyan ang id, superego, at ego. Alamin natin ang kaibahan ng tatlo. Paalala lang, ang salitang ego ay iba sa typical na pagpapakahulugan natin. Hindi ito nangangahulugang self-importance o self-esteem. Sa larangan ng psikolohiya, ang salitang ego ay tumutugon sa balance principle. Mamaya ilalapat natin yan sa isang sitwasyon. Okay? Unahin natin ang id. Ang id ay tumutugon sa instinct, pleasure, and demand. Sa Filipino, ito yung mga kagustuhan o luho na bigla na lang pumapasok sa isip natin, no? So habang ikaw ay abala, bigla mong naiisip na gusto mo pala ng mga ganitong bagay, maaaring material, maaaring pakikipag-ugnayan sa ibang tao, o pangangailangan ng iyong katawan. Halimbawa, dahil pinag-uusapan natin ang pangangailangan ng katawan, pagpalagay natin, merienda time, alas 4 ng hapon, bigla kang nagutom. Nag-crave ka ng burger, fries, and milk tea. No? So binalak mo ngayon, nagplano ka na umorder
no, at gumamit ng application na Foodpanda, no, o order ka na dapat. Kaso biglang sumundot ang Super Ego. Ano bang meron sa Super Ego? Ito yung conscience, guilt, nakaangkla sa perfection, o maaaring nakabatay sa law, principle, at mga pamantayan o standards. Kung si Id ay nakadepende sa pleasure, dahil noong mga oras na yon ang magbibigay sa iyo ng pleasure ay pagkain, dahil ito ang demand ng iyong katawan, biglang nag-react si Super Ego at pinaalala sa iyo na ikaw pala ay nasa ilalim ng diet. Kailangan mong maging mapili sa pagkain, no? So pinaalala sa iyong konsensya na maging maingat sa pagbibili ng pagkain at hindi angkop ang burger, fries, and milk tea sa mga pagkakataong ito dahil ikaw ay nagda-diet. So tinuturo sa iyo ni Super Ego yung dapat. Ganito dapat, eto dapat, no? Yung konsepto ng dapat. Yun yung gustong bigyang diin ng Super Ego. So nagkakaroon ngayon ng pagtatalo yung Id and Super Ego. Doon na papasok si Ego. Yung Ego ang magbibigay ng balancing pagdedesisyon kung ano dapat ang gawin mo. Kaya nga ito tinatawag na center of logic at balance principle. Dahil ang Ego ang siyang bubuo ng desisyon kung ano ang nararapat. Okay? Paano niya mababalanse yung hinihingi ni Id at yung binibigay na suwestyon ni Super Ego. So kapag nagdesisyon si Ego, maaaring ganito ang maging resulta. Kakain ka pa rin. Kailangan mong magkaroon ng laman ng tiyan dahil pangangailangan ito ng iyong katawan. Pero hindi na burger, hindi po milk tea, at hindi rin french fries. Sa halip na itong mga pagkain na makakasira ng diet mo, magsasuggest si Ego, kain ka na lang ng sandwich, salad, at inom ng tubig. Kakain ka pa rin, pero pipiliin mo yung mga pagkain na makakatulong sa diet mo. So, nabalanse, no? Nakatugon pa rin kay Id kasi kailangan mong kumain at nakatugon kay Super Ego sa pagpili ng wasto o tamang pagkain, no? So, ito yung nagbibigay sa atin ng rason para magkaroon ng maayos na pag-uugali bilang bahagi ng ating personality. Okay? So ngayon, ituloy natin. Pwede rin makaapekto ang tatlong components na ito sa kung paano nahuhubog yung ating asal o pag-uugali. Lalo na kapag hindi nababalanse ng maayos ni Ego ang Id at ang Super Ego. Alamin natin. Pagpalagay natin na mas mataas o mas malakas ang bulong ni Id kaysa kay Super Ego. Mahilig ka sa pleasures. Kung anong maisip mo, ginagawa mo, no? So laging yun yung nauuna sa'yo. Kung ano yung instinct mo sa isang pagkakataon, yun agad ang sinusunod mo. Ang pwede maging resulta nito, may ugali ka ng pagiging maluho. Lalo na sa material na bagay. Na kapag nakita mo halimbawa sa isang mall ang ganitong kagamitan, kung may pera ka, bibilin mo agad nang hindi mo iniisip kung worth it ba yung gamit o kung makakaipon ka ba. No? So yun yung kahalagahan ng pagbabalanse. Kapag nasobrahan si Id, posible kang maging maluho. Ngayon, vice versa. Kung masobrahan naman si Super Ego, mas mataas si Super Ego kaysa kay Id, ang resulta nito, pwedeng maging mapanghusga ka. Bakit? Kasi, di ba kung babalikan natin, ang konsepto ng Super Ego, lagi nagdidikta yan ng dapat at hindi dapat. Ngayon, kung lagi tayong aangkla sa pamantayan natin nang hindi natin inuunawa ang rason kung bakit naging ganito ang kilos ng mga nasa paligid natin, matututo tayong o mahuhubog sa atin yung konsepto ng panghusga. No? So lagi nating titignan yung mga tao sa paligid natin base sa standard na sineset natin sa ating pag-iisip. No? Magiging limitado yung ating pagtanggap ng mga opinyon at ng mga pangyayari sa paligid natin kasi gusto nating masunod ay kung ano lang ang pinaniniwalaan nating tama. Okay? Ngayon, kapag nabalansi yan, magiging maayos ang iyong asal o pag-uugali. Matututo kang magkaroon ng bukas na pagtanggap sa mga iba pang pangyayari na maaaring taliwas sa kagustuhan mo, no? So ang tanging magbabalanse lamang nito
ay ang tinatawag na ego. Okay? So ito yung tatlong components, pakitandaan, na bumubuo sa ating personality. Natapos na natin ang proseso ng pag-iisip gamit ang conscious, subconscious o preconscious at unconscious. Napag-usapan na natin ang personality at kung paano ito nabubuo mula sa konsepto ng ego, superego at id. Ngayon, tuloy naman tayo sa psychosexual development of personality. Dito nagkaroon ng kontrobersyal na issue ang pag-aaral ni Sigmund Freud. So malalaman natin sa kabuuang pagtalakay. Okay? So, para sa pag-aaral ng psychosexual development of personality, pinaniniwalaan na ang pleasure o ang kasiyahan ng tao sa bawat stages ng development ay nakaugnay o nakakonekta sa kanyang katawan, partikular sa iba't ibang bahagi ng katawan. So, doon tayo nagkakaroon ng pleasure kapag nagagamit natin yung specific part o bahagi ng ating katawan. Kaya nga ito tinawag na psychosexual. Okay? So dito, naniniwala na ang ating mind o pag-iisip ang siyang nag-uugnay ng pleasure at ng ating katawan. So dinidikta ng ating isip kung paano nagkakaroon ng pleasure sa pamamagitan ng ating body o ng ating katawan. Sa bawat stages o sa bawat yugto na pinagdadaanan natin, nagkakaroon ng fixation. Ang fixation ay ang resulta ng pagbabalanse ng mga pagbabago at ng mga aktibidad na ginagawa sa bawat yugto o sa bawat stage, no? So sa bahagi ng fixation, dahil ito yung resulta, maaaring ang resulta ay positibo kapag nabalanse, pero pwede ring maging negatibo kapag nasobrahan ang gamit o nakulangan ang gamit. Okay? So ngayon, tukuyin natin yung mga yugto o yung stages na tinatawag. May lima para sa psychosexual stages of development. Nariyan ng oral, anal, phallic, latent, at genital stage. Okay? So sa bawat stage na pag-aaralan natin, mayroon akong ibibigay ng mga konsepto, no? Na siyang malaking bagay para mas maintindihan natin kung paano nagaganap ang pagbabago, no? Unahin natin yung salitang libido. Ang salitang libido ay tumutugon sa mental energy na nanggagaling sa ating isip na siyang naguudyok sa atin na gawin ng isang aktibidad. Gaya ng binanggit ko kanina, utak ang naguugnay sa pleasure and body o sa kasiyahan at sa katawan. Ang nagsisilbing paraan para kumonekta yan ay yung libido, no? Yung libido yung nagpo-produce ng motivation o ng drive sa ating sarili na magkaroon ng pleasure sa ganitong bahagi ng katawan. Okay? So, nandiyan ang libido. Pangalawa, ang tinatawag na erogenous zone. Ang erogenous zone ay ang technical term na ginagamit para sa pagtutukoy ng partikular na bahagi ng ating katawan na siyang pagmumulan ng pleasure. Okay, so pag narinig mo yung o nakita mo yung salitang erogenous zone, ang pinagtutungkulan niyan ay yung specific part o particular na bahagi ng katawan kung saan nanggagaling ang kasiyahan o pleasure. At panguli, ang binanggit kanina na fixation. Ito ang resulta ng pagbabalanse sa mga aktibidad na sumasailalim sa ating development. Ngayon, wag na nating patagalin pa. Unahin natin ang oral stage. Ang oral stage ay nagsisimula sa ating kapanganakan hanggang sa 18 buwan o 18 months, no? Ang erogenous zone nito ay ang mouth o bibig. Kaya mapapansin mo, during infancy, sa mga sanggol, no? Lagi silang nagta-thumbsuck o kaya naman ay mahilig nilang kagatin o nguya-nguyain yung anumang mahawakan nila. No, kaya iniingatan natin, pinipili natin kung ano lang yung binibigay natin sa mga sanggol. Kasi nga, gusto nilang masatisfy yung kanilang pleasure o yung kanilang kasiyahan gamit ang kanilang bibig, no? Ginagamit nila ang bibig para kumain, para umiyak, at para mabigyan ng pleasure ang kanilang katawan, no? Kaya ang mga karaniwang activities under ng oral stage, sucking, chewing, and biting.
Okay? Ngayon, kapag hindi natin nabalanse yung paggamit nito, madadala natin sa mga sumunod na yugto o stage yung paggamit ng erogenous zone na bibig. No, masasanay tayo na laging binibigyan ng satisfaction yung ating bibig. Maaring hindi na laruan ang inilalagay natin dito, pero ibang bagay na. Halimbawa, paninigarilyo o smoking. Pag nadala mo to during puberty and adolescence, no, na gusto mong lagi may nakasupalpal sa bibig mo, dati laruan lang, ngayon ang hinihingi na ng iyong katawan ay sigarilyo. So papasok na dun yung smoking. Drinking of alcohol, pwede rin. No? Pati na rin yung pagngangat-ngat ng kuko o biting of nails, isa yan, no? Nasasanay ka na kinakagat mo ang kuko mo kasi mas nagkakaroon ng pleasure ang katawan mo kapag pinapagana mo ang iyong bibig. At syempre, ang gossip o ang chismis, no? Kapag mahilig kang makipagkwentuhan na dumarating sa punto na ang iyong mga ibinabahaging issue o kwento ay hindi na totoo. Okay? So yun yung kabuuang konteksto ng oral stage. Dumako tayo sa pangalawang yugto ng psychosexual development, ang anal stage. Nagaganap ito sa pagitan ng 19 months to 3 years old at pinaniniwalaan na ang nagsisilbing erogenous zone ay ang ating anus kung saan lumalabas ang ating dumi. No? So dito daw tayo nagkakaroon ng pleasure kapag tayo ay nakakadumi. At kailangan nating matutunan kung paano magsabi kapag tayo ay nadudumi o naiihi, paano ba lilinisin ang sarili pagkatapos gawin ito. Kaya karaniwan ang tinuturo sa mga bata sa ganitong edad ay ang toilet trained o tamang pag-aalaga ng sarili kapag dudumi at pagkatapos dumumi. Kapag nasobrahan ka ng paglilinis sa iyong sarili, maaaring madala mo ito sa sumunod na yugto ng development at magkaroon ka ng obsession sa cleanliness, no, o kalinisan. Maaari ring maging perfectionist ka, hindi lamang sa kagamitan, maging sa sarili mo, sa kung paano mo tinitignan ang iyong sarili. Kung hindi ka naman magagabayan ng tama sa wastong paglilinis ng iyong sarili, maaaring humantong sa pagiging disorganized o messy. No? Hindi mo maiingatan, malilinis at maisasaayos ang iyong sarili. Masasanay kang maging madumi o maging disorganized sa iyong mga kagamitan. Kaya sa stage na ito, kailangan magabayan ng husto ang mga bata, no? Dahil maaaring humantong sa ganitong komplikadong fixation. Tuloy natin sa phallic stage. Ito naman inagaganap sa pagitan ng 4 to 6 years old. Ang erogenous zone dito ay genitals, no? Genitals ang nagsisilbing batayan ng mga bata para matukoy kung sila ba ay babae o lalaki. At kapag nag-iba ang kanilang preference sa genital na mayroon sila, doon nagkakaroon ng gender confusion. No, nagkakaroon siya ng problema kung ano ba talaga ang gusto niya, kung siya ba ay taliwas sa nararamdaman niyang pagiging babae o lalaki. Dito rin nangyayari yung tinatawag na Oedipus and Electra Complex. Ano ba ang tawag dito? Ano ba ang ibig sabihin nito? No? Ang Oedipus and Electra Complex ay tumutugon sa atraksyon ng anak sa magulang sa paraan ng opposite sex. Halimbawa, ang anak na babae ay posibleng magkaroon ng atraksyon sa kanyang ama. Ang anak na lalaki ay posible ring magkaroon ng atraksyon sa kanyang ina. Ang konsepto ng atraksyon dito ay ang pagnanais na makakuha ng atensyon sa kanyang ama o sa kanyang ina. Na kapag hindi ito nabibigay, nagsiselos ang anak. So halimbawa, doon tayo sa punto ng anak na babae. Kapag ang anak na babae ay hindi nakakakuha ng inaasahang atensyon sa kanyang ama, magsiselos siya sa kanyang ina. Ang tawag dito, Electra Complex. Sa anak na lalaki naman halimbawa, kapag hindi niya nakukuha yung inaasahang atensyon sa kanyang ina, pagseselosan niya ang kanyang ama. Yun naman ang Oedipus Complex. Okay, so masyado silang sensitive sa pagiging babae at pagiging lalaki. Fixation dito kapag hindi na balanse, hindi nagabayan ang mga bata sa ganitong stage, nagkakaroon ng confusion.
nagkakaroon ng komplikasyon sa pagtutukoy ng kanyang sexual identity, no? Kapag naman maayos ang paggabay, nagkakaroon ng ganap na development sa masculine and feminine characteristic. Malinaw sa kanya kung paano niya aayusin o dadamitan ang kanyang sarili bilang isang babae, lalaki, o iba pang kasarian. Okay? Tuloy tayo sa latency stage na nagaganap sa pagitan ng 6 years old to puberty. So, ang erogenous zone ay wala. Dahil nga nagaganap ang puberty, may mga pagbabago na nangyayari sa ating katawan. Kaya ang focus ng stage na ito ay socialization, academic, and physical skills. Ito na yung stage na nilalabas na natin yung ating sarili at nakikipag-ugnayan na tayo sa ibang tao. At karaniwan, ang pinipili nating grupo ay yung tumutugon sa ating interes, sa ating sexualidad, o sa ating mga katangian bilang isang individual. So, pinipili natin yung mga kaibigan na pareho tayo ng gusto. Halimbawa, sa mga babae, no? Grupo ng mga babae. Yan. Kung grupo ng mga lalaki, o kaya naman yung mga mag-aaral na mahilig sa computer games, since pareho kayo ng interest na maglaro, kung mahilig ka naman mag-review at gusto mo ng katuwang o magkaroon ng study buddy, so maghahanap ka rin ng kamag-aral mo o ng kaibigan mo na mahilig mag-aral o mahilig mag-review. So yung pagpili natin ng grupo ay nakadepende sa pangangailangan natin o kagustuhan natin bilang isang individual. Ang fixation dito, kapag na-develop ng maayos, nagabayan ng tama, madali sa iyo ang makipag-ugnayan sa ibang tao, no? Ito yung stage na kailangan talaga ng buong focus o attention, no? Kasi nagkakaroon ka ng discovery, eh. Hinahanap mo pa ang sarili mo, maaaring sa ibang tao mo ito matagpuan. Okay? At ang panghuli, ang tinatawag na genital stage. Ito naman ay nagaganap sa pagitan ng puberty and adolescence. Ito yung kasalukuyang nararanasan natin. Erogenous zone ay ang reproductive system. Okay? Kung sa naunang stage, particular ang phallic stage, nagiging batayan natin ang genitals para matukoy ang ating kasarian, sa bahagi naman ng genital stage, ang ating reproductive system ay ginagamit natin para masatisfy ang ating sexual urges. No? Kaya dito sa stage na to, nagkakaroon na tayo ng romantic relationship o intimate relationship sa ibang tao. Okay? So kung sa na sinundang stage nito na latency, ang gusto nating makasalamuha o makasama yung kapareho natin, no? Kapareho ng interest, kapareho ng sexualidad. Dito, mas gusto nating magkaroon ng romantic relationship sa opposite sex. Okay? So, ang fixation dito, kapag hindi nagabayan sa sex education ang isang kabataan, maaaring magkaroon ng premarital sex, no? O hindi niya maalagaan ang kanyang sarili sa kanyang mga sexual urges. Okay? So, ito yung bahagi o panghuling yugto ng psychosexual development ni Sigmund Freud. Sa bahaging ito, nagkaroon ng sensitibong usapin na pinagdebatihan ng mga ibang dalubhasa. Ngayon, kung pagbabatayan naman natin ang psikolohikal na suliranin o problema, para kay Sigmund Freud, mayroon siyang maimumungkahing paraan o solusyon upang ito ay maibsan. Nandiyan ang psychotherapy. Ang psychotherapy ay proseso na nagbibigay ng technique na tinatawag na free association. Ang free association ay ang inner dialogue o pakikipag-usap mo sa iyong sarili, pagninilay o pagbubuo ng refleksyon na kung saan, kung anong naiisip mo ay binibigkas o sinasambit mo. Kung ano yung una pumapasok sa isip mo, kailangan mong sabihin. Kasi posible na ang mga salita o pahayag na ito ay may connection sa iyong unconscious mind. No? Na magpapaliwanag kung bakit ganito ang estado ng iyong consciousness. Kasi kung babalikan natin, 'di ba? Sabi nga sa nakaraang diskusyon na unconscious mind ang karaniwang nagpapatakbo, no? O ang may connection sa ating consciousness. So kailangan nating maintindihan ang unconscious mind sa pamamagitan ng free association. Kaya nga tinawag din itong Freudian slip o slip of the tongue. Kung ano yung unang lumabas sa dila mo,
o kung ano yung nasa dulo ng dila mo, kailangan mong masambit yan dahil may connection yan sa iyong unconscious mind. Okay? So maliban kay Sigmund Freud, nagsagawa rin ng hiwalay na pag-aaral si Carl Jung. Pero yung konteksto ng pag-aaral niya ay may connection pa rin sa personality, sa pag-uugali, sa nararamdaman at sa pag-iisip ng tao. Mag-focus tayo kay Carl Jung. Siya ay nakasentro sa analytic psychology. Malapit siyang kaibigan ni Sigmund Freud, subalit may mga bahagi ng pag-aaral ni Sigmund Freud na taliwas sa kanyang inilalatag na teorya. So para kay Carl Jung, nabubuo ang ating personality mula sa realidad ng kasalukuyan. Kung anong nagaganap sa kasalukuyan, itong nagdidikta sa atin sa kung paano tayo kumikilos, nag-iisip at nakikiramdam. Kaya nga nabuo kay Carl Jung ang konsepto ng introvert at extrovert. Alamin natin ang kaibahan ng dalawa. Ang extrovert ay yaong personalidad na sanay ka bilang isang individual na makipag-ugnayan sa iba. Binubuksan mo ang iyong sarili sa pakikipag-usap o pagbubuo ng koneksyon sa ibang tao, pagbabahagi ng iyong karanasan, pagtanggap ng ibang opinyon, at mas komportable ka na binibigyan ng solusyon ang problema sa paraan ng pakikipag-usap. So dito, nabibigyan ka ng impresyon na palakaibigan o madaling lapitan. Pagdating naman sa mga akademikong gawain, mas komportable ka na magkaroon ng mga pangkatang gawain kung saan nabibigyan mo ng tsansa ang sarili mo na magbahagi at makinig sa ibang tao. So mahilig kang makipag-usap, mahilig ka sa socialization. Yan ang mga extrovert. Ang introvert naman, kabaligtaran nito, imbis na makipag-ugnayan sa ibang tao, mas gusto mong bumuo ng connection sa sarili mo. Kaya mahilig kang magbigay ng pagkakataon na magnilay o magmuni-muni. Kung may kaibigan ka, limitadong bilang lang, small group of close friends, ika nga, nasa dalawa o tatlong tao, sapat na para sa'yo. So mas naniniwala ka sa quality over quantity pagdating sa mga kaibigan. Okay? Mas malalim ang awareness mo para sa sarili mo, kaya mahilig ka sa pagbubuo ng diary, journal, and reflections. Pero minsan may mga impression na masyado kang tahimik, mapag-isa, o mahirap lapitan. Okay? So, yung konsepto ng personality na binuo ni Carl Jung pinalawig pa noong 1927. No? So, noong 1927, nagkaroon ng pag-aaral kaugnay sa isa pang personalidad na maaaring mabuo mula sa dalawang inilatag ni Carl Jung. No? So, nandiyan si Kimball Jung. Si Kimball Jung naman, ng 1927, inilabas niya ang konsepto ng ambivert. Sa ambivert, ang personality mo dito, kaya mong ibalanse ang pagiging extrovert at ang pagiging introvert. So, kaya mo makipag-ugnayan sa ibang tao at kaya mo rin magbigay ng solo o personal na oras sa sarili mo. Okay? Kabuuan, nagkaroon pa rin ng kritisismo ang teoryang ito, ang psychoanalytic theory o psychoanalysis. Okay? Para sa mga ibang dalubhasa, pseudoscience ang approach. Ibig sabihin, may scientific explanation pero walang scientific method na pinagdaanan. Kasi karaniwan sa data, hindi experimental kundi experiential. Puro galing lang sa karanasan, no? Karanasan na pinagbatayan sa case study. Pag sinabing case study sa Filipino, aral kaso, pinag-aaralan mo ang isang phenomena at ang ginagamit mong batayan ay ang testimonya o experience ng ibang tao. Kulang din sa numerical o quantitative data, no? So nangangailangan pa daw ng statistical data ang pag-aaral na ito. Okay? So dito ko muna wawakasan ang unang teorya. Ipagpapatuloy natin ang pangalawang teorya sa kasunod na video. Salamat sa iyong pakikinig.